si Junior, the Junior ng Pakbet, at ginisa niya. Marami ang nagtanong, hindi ba yung tunay na pinakbet ay hindi ginigisa? So nagtanong tayo, di syempre ayaw natin sa fake news, ayaw natin sa maling impormasyon, kaya nagtanong tayo sa ating mga kababayan, ng mga Ilocano. At sinabi nga nila, yung authentic na pinakbet ay pinagsasama-sama lamang yung mga gulay. Maganda nga kung sa palayok siya nilalagay. Yung sahog mo, yung nasa pinakailalim, para manuot talaga yung lasa niya. Tapos, saka mo ilalagay sunod-sunod yung mga gulay at pakukuluan mo. So, ito po yung ating liempo. Ito yung magiging pangunahing sahog ng ating pakbet. Okay, pagkatapos nating hiwain yung ating bawang, isunod natin ang sibuyas. Shout out sa mga sibuyas, sa lahat ng mga dumadala ng mga rally na tinatawag na mga sibuyas. Ito ang tunay na sibuyas. Para sa kaalaman nating lahat, talaga naman tumodo ang importation nung panahon ni Marcos Senior, na 'di ba? Pinagmamalaki ngayon ni Junior, na yung ipagpapatuloy niya yung programa sa agrikultura ng kanyang ama. Teka lang mga ate at mga kuya. Paano niya ipagpapatuloy yun? Eh, dahil nga dun sa malawaka importasyon sa panahon ni Marcos Senior, eh kaya bumagsak din yung agrikultura ng mga magsasaka. Pakaugat naman ito, luya na ito. Ugat pa sa atin. Isa sa mga ingredients ng pinakbet ay kalabasa. Pampalino ng mata, pwede ring kalabasa. Ibig sabihin, bokya. Kagaya ng nangangalabasang record ni Marcos na walang plataporma at nangangalabasa sa kanyang peking degree. Ngayon, ang tanong, ngayon, tumatakbong presidente ngayon, ang Junior. Eh, papayag ba tayo na maging presidente yung tax evader? Yung hindi nagbabayad ng estate tax? Eh, tayo nga, konting kibot natin nagbabayad ng tax. Pero sa totoo lang, sa laki ng perang yan, na hindi nila binabayaran ng estate tax, hindi lang dapat yan demand letter na lang. Kasi dapat dyan, kinukulong na, kasi tax evader na, magnanakaw pa. Kaya nga, talagang kalabasang kalabasa. Maraming iba't ibang version ng pinakbet. Pero ito daw, ayon sa ating mga kaibigan, mga Ilocano, dahil ako po ay hindi Ilocano, ang totoong pinakbet ay hindi ginigisa, kundi pinaglalok-lok lamang yung mga rekado, pati mga gulay, at saka pinapakuluan. E di, ayun na nga. Lahok-lahok tayo. Ngayon, ang maganda talaga, iluto sana yung pinakbet sa palayok. Pero dahil wala tayong palayok, itong ating kaserola, yung ating gagamitin. So, una-una natin ilagay yung pinakamahal. Yung pinakamahal natin rekado. Pero yung baboy, ilalagay natin sa pinakababa ng kaldero, kasi para manuot talaga, lumambot siya habang nanunuot yung kanyang lasa. So pagkatapos ng baboy, isama na natin yung ating mga recados nandito. Yeah. Meron tayo ditong bawang at mga sibuyas. Shout out sa mga sibuyas diyan. At syempre, yung ating luya para may konting anghang. At ito na. Ito na ang ating mga gulay. Wala naman siyang malaking pinagkaiba doon sa nakasanayan nating pinakbet. So meron din tayo ditong kalabasa. At meron din tayong talong. Tapos meron din tayong okra. Meron din tayong sitaw. At meron, syempre, meron din tayong ampalaya. At ito, dahil tuwing summer lang ito lumalabas, ito po yung tinatawag na tapos mga Ilocano yung alokon, kaya tawag din siya kimbabao. So, pagkasunod-sunurin na natin yung ating mga gulay. Unahin natin yung gulay na matigas. At syempre, ang importanteng sangkap ng pinakbet, ang bagoong isda. So kung yung pakbet Tagalog, bagoong alamang inilalagay, eto bagoong isda. Tapos, lalagyan na natin siya ng tubig. Dapat hindi lunurin ha. Konti lang. Kasi slow cooking.
ilang minuto ng pagluluto? Mga 30. So dahil yung mga kumulo na yung tubig natin na kung saan nandun yung bagoong saka yung iba pang mga rekado at sinilip natin yung baboy, medyo lumabot na rin. So haluin na natin siya. Dahil hindi natin maalog yung katirola natin. Yan! Panalo! Shout out po! Marami pong salamat sa ating mga GI na kaibigan, mga genuine Ilocano na nagpapatunay na walang solid north. Ayan, tiki man time na po mga kaibigan at mga kakarma. Ayan po ang ating GI, genuine Ilocano na pinakbet. Kadan! Ano ba sabi mo? Oo! Oh. Parang nilutong Ilocano. Nagsama-sama talaga yung lahat ng sahog. Combine sila lahat. Approve! Eh si Junior, approve? Ha? Eh si Junior, approve ba? Hindi.